Christmas in Cebu. A Christmas in Metro Cebu in the year 1990 was dark and blight. Grabe pala. So kung magkaparehas ang roofing at saka itong audit, nako, madilim na Christmas ang dadanasin natin. Afternoon guys, welcome back sa ating panibagong vlog na naman. And for today's vlog ay pag-usapan natin yung bagyo, at habang na-audit PH, at habang pinag-uusapan natin ay kain tayo ng noodles. Ayan o, nilutuan ako ni Happy TV ng noodles, yung ramen na may fish ball. Okay, let's go. Ang init. Ano, Pef Bulo? Ito yung snacks ko kasi marami akong ginawa dun sa labas. Nag ano ako ng aming bubong. Ang lakas pala niya na bagyo na yan guys, kasi abot ng 180 km per hour. Naalala niyo yung 1990 na may bagyong Ruping sa Cebu, Metro Cebu, na nag-burn out Pasko hanggang New Year. Umabot ata ng February. Umabot ng February 1991 yung burn out sa buong Cebu. Chopstick yung ginamit ko. Pero masarap. Siyempre sabaw. Dahil malamig ang panahon. May kasamang itlog pala to. May halong itlog pala. Power ay wala tayong magiging problema kasi may solar naman tayo. Ang problema niya lang yan, sa lakas ng bagyo, baka lipa rin ang ating solar panel. Yari tayo dyan. Mapapagastos tayo lalo. Sa aming mga clients dyan, magdasal na lang tayo na sana hindi lipa rin ang ating mga radio. No. Kasi wala na tayo magagawa na. Hindi naman natin pwedeng bakasin. Sa mga station, sa mga bawat bahay ng client, pagdasal na lang natin na hindi matumba.
ang inyong mga kanya-kanyang tower sa inyong mga bahay. Grabe. Sarap talaga magluto ng happy TV. Yun na. Ulitin ko. Mag-ingat tayo sa darating na Biernes kasi nga ang lakas ng bagyo. Grabe. Gusto ko sana lagyan ng sili. Tos gawas. Lagyan mo ito yung drinkol. Basahin ko ah. Forecast track of Typhoon Odette has slightly shifted for upward. This time, Cebu City and adjoining cities and towns within 100 km radius will be directly hit at early dawn on Friday around 2 a.m. December 17, 2021 with a category number 2 force winds about 155 km per hour coupled with lots of rain. Tapos, if no major changes in scene, in the next 48 hours, Typhoon Odette category 2 to 3 will be the strongest typhoon to hit Metropolitan Cebu after Typhoon Roping international name Mike, which hit Cebu City and adjoining cities on November 12, 1990, packing winds of up to 280 km per hour. Halos magkapareha sila pala, similar sa Roping. Okay? Roping sunk 88 ships with one cargo freighter named MV Sanko Elegance of Korean Registry on Alisyon, with one of the columns of the Mandawi-Mactan Bridge making the bridge impassable for months. Grabe. Grabe nangyari no, 1990. Roping also knocked down power and telephone lines and destroyed 60% of the metro's infrastructure. It left Metro Cebu without electricity for many months. Grabe. Lupit pala talaga. Nagpuyos na ako. Christmas in Cebu. A Christmas in Metro Cebu in the year 1990 was dark and blight. Grabe pala. So kung magkaparehas ang Roping at saka itong Odette, naku, madilim na Christmas ang dadanasin natin. Mahirap yan. So, ang gagawin nilang talaga natin is pray. Mag-pray tayo, magdasal tayo na sana ay hindi ganun kalakas si Odette based on Japanese weather forecast. Kasi Japanese to eh, Japanese weather forecast. Ayan si Pentebi at si Baby Princess. Grabe. Si Baby. Hi love, Drindin ko, I love you. Mwa mwa chop chop. Bye bye. Nabusog na ako guys. Grabe yung niluto ng Pentebi. Sarap na. Ang sarap. Hindi niya hinalo yung seasoning mix. Hindi, iba yung hinalo. Asin lang. Dami ang fishball din ah. Mm. Dami sagol guys, noodles. Nalaman ako ay sagol na ako sa noodles.
So yun lang, ingat tayo palagi. And mag-pray. Dapat magdasal tayo kay Lord na sana, kasi darating na yung bagyo na yan, sana ay hindi lang ganun kalakas. Kasi mahirap na. And sabi yung princess. So yun guys, see you in the next one and stay safe everyone. Bye-bye. Baby princess, bye-bye.